sa video natin ngayon, sasugatan natin yung problem na to using the three moment equation. Now, hindi ko na ituturo yung conventional method talaga, yung magdodraw tayo ng moment diagram by parts and so on, kasi meron na tayong separate video for that. So now, gagamitin natin yung factors for the three moment equation as provided by Mathalino.com. So, andito yung formulas for the common loadings. And then, yung masasuggest ko, just use the formulas in conjunction with integral calculus or integration. So, if alam mo paano i-apply yung integration sa formulas na to, then you will only have to memorize two of these. So, sir, saan dyan? Yung kailangan mong i-memorize would be, first, ito, concentrated load anywhere on the span, and then you also need to memorize the moment load at any point on the span. Itong dalawa lang. Pag nakabisa mo na yung dalawa, madali na lang talagang isolve yung mga problems involving three moment equation. So, try natin yan dito. So, ito yung beam natin. Merong dalawang spans. And then, we have a roller support at this point. Sabihin natin, this is point A. This is point B. And then, this is point C. Ayan. So, A, B, C. So, yung kailangan natin would be two spans. And then, we can consider the supports as our three points. Kasi diba, sa three moment equation, we need three points. So, yung three points natin along the elastic curve, yung bending nito would be somehow parang paganto yung elastic curve. Yan. Assumption lang yan ha, sa elastic curve. But mukhang ito naman yung deflection niya talaga. So, gagawin natin. First, I will establish this as my first point. Yan. Ito naman yung second point. Well, this is my third point. Ayan. Now, sir, bakit sa supports yung point mo? Diba, sa three moment equation, ito man yung three moment equation natin, diba, alam natin na we have M1, L1 plus 2, M2. This is for cases ha na EI is constant, which is yun naman most of the time. Then, 2M2, L1 plus L2 plus M3, L2, then plus 6A, barred A, divided by L, tapos plus 6A, barred B, divided by L. Now, this expression is the three moment factor para sa first span. Ayan. So, this would have a label of L1 pala. Usually, yung ginagawa ko dyan, ginagawa kong A1, barred A1 for span 1. And then, ito naman, 6A2, barred B2. For a while, ah. Tanggalin ko na lang to. 6A2, barred B2. Then, this is to be divided by L2. Then, we have 6EI multiplied by H1 over L1 plus H3 divided by L2. Ayan. So, ano yung implication ng formula na to? Move ko lang to. Ayan. Again, this second expression is for the second span. And so, try to recall that H1 is the difference in elevation from the first point and the second point. And then H3 naman is the difference in elevation from point 3 to point 2. Diba? So, ibig sabihin pala, kapag the same points yung point 1, point 2, saka point 3 natin, then H1 and H3 will become 0. Kasi walang difference in elevation kapag along the same line lang sila. Diba? Sa point 1, point 2, saka point 3, deflection is not allowed kasi meron tayong hinge support, roller support, saka dito rin. So, kaya yan usually yung yan yung ideal na way na gamitin natin yung three moment equation.
Sige, so now that we have established that, gagawin natin is we have to solve M1, yung mga values dito, M1, L1, we have to identify the values. Now, for M1, medyo madali lang siyang i-identify since M1, point 1 is located sa left end. Tapos, walang fixed support dyan. Hindi siya naka-cantilever. So, ibig sabihin, walang moment dyan. Unless merong applied moment. Pero wala naman. So, automatic, M1 is equal to 0. Ayan. And then, also try to notice that point C is located sa right end. So, kapag nasa pinaka-right end ka na, diba, 0 yung moments sa pinaka-left saka sa pinaka-right. Given that there are no concentrated moments. So, M3 would also be equal to 0. Again ha, the moments here at the ends must be equal to 0. Ayan. Now, yung meron lang value is M2. So, indicate natin siya as an unknown. Ayan, magkaka-value si M2 kasi diba merong reaction at A and then yung distributed load magkakost din ng moment dyan. So, merong moment sa point 2. And then, what is L1? L1 is the length of the first span. Now, the first span is from point 1 to point 2, the horizontal distance, which is 3 meters. Diba? So, L1 is equal to 3. And then, what is L2 naman? L2 would be equal to the distance from point 2 to 3 horizontally. So we have 5 meters. Ayan. And then yung kulang na lang natin would be these expressions na lang. Again ha, H1 and H3 will just become 0. Ayan, sa points na na-establish natin. Again, point 1, 2, and 3, lahat sila are on the same elevation. And so, automatic, magzi-zero yan sila. Walang difference in elevation from point 1 to 2, saka from point 3 to 2. Ayan, so this expression pala will also just become 0. Ayan, so ito na lang yung kailangan natin, itong dalawa. Sige, so, what we have to do now is to redraw the first span and also the second span. So, sa first span muna tayo. Ayan. So, nakamodel to sa PowerPoint. Copy ko na lang ah. Ito. Ah, wait lang. Ito na lang pala. Ayan, ito yung loadings sa first span. Ayan, so gagawin natin siyang simply supported. Diba, ito man yung concept talaga natin. Now actually, we have two options. Diba, merong moment load, concentrated moment load at point B. Now you have the option to place the moment load sa first span, or you also have the option to place the moment load sa second span mo. Depende na yan sa preference mo. But ito yung dapat mong tandaan, if you will place the moment load sa first span or span 1 to 2, then this will affect M2. Bale, madadagdag itong 9 kN sa M2. However, if you are to place the moment load sa span 2 to 3, hindi na yan kasali. Kasi kapag nasa span 2 to 3 na siya, yung point B natin would be devoid of the moment load. So, yan lang yung kailangan mong tandaan. Now, anyway, papakita ko lang mamaya ano yung magiging value, saka ano yung magiging approach.
if ililipat mo yung moment load. But for now, I will try to include the moment load sa first span natin from 0.1 to 2. Ayan. Lagay ko na lang ah. This is for 0.1 to 2. So ano yung pwede natin gamitin formulas? Just by looking at this one, later ko na lang ituturo yung integration. Apply na lang muna natin to. Since we have a formula para sa uniform load over the whole span, copy ko na lang. Ayan. And then we also have a formula para sa moment load at any point on the span. So copy din natin yan. Ayan. So we would have here, this is the value for 6A barred A over L, and then ito naman yung 6A barred B divided by L. Ayan. Tingnan nyo dito. Ayan. Now, since we are on the first span, kapag nasa first span tayo, then we have to use barred A. Kasi diba, kapag nasa first span ka, you need to take area moments about point A or about the left end. Ayan. Dito ka magmo-moment. Sa second span naman, dun ka sa B magmo-moment. Mag-area moment sa point B naman. So we actually need these formulas para dyan. So this would be equal to parang total tayo ng 6A1 barred A1 tayo divided by L1. Ayan. So this would be equal to, first we have WL cubed over 4 para sa uniform load, this one. And we also have negative M over L multiplied by 3A squared minus L squared. Lagay natin yung formula. 3A squared minus L squared. Ayan. Now, ano yung L? L is the length of the first span, which is 3 meters. Ayan. So, this would be equal to, our W is 5. So 5 times 3 cube. Then divide natin by 4. Tapos minus. Now, dito ka dapat careful. 4M, notice na sa general formula natin, yung M is naka-clockwise. Diba? Ibig sabihin, yung convention nito ng formulas, dapat naka-clockwise din. But try to notice, our applied moment is naka-counterclockwise. Diba? So, for M pala, we have to use a negative value. So, diba, minus M over L man yan. So, M would be negative 9 to account for the counterclockwise direction. Ayan. And then, L is still 3 pa rin. M over L. Then, times 3A squared minus L squared. Now, ano yung magiging A? Yung value ng A natin would be the distance from the left patungo sa applied moment. So, from the left to the applied moment, we have a distance of 3 pa rin. Diba? Ito man yung left end. So, this would be 3 times 3 squared then minus L squared. So, yung L natin, 3. And then minus L squared, which is 3 squared. Ayan. So, itotal na natin yan lahat. We have 5 times 3 cubed divided by 4. And then minus negative 9 divided by 3. 3 times 3 squared minus 3 squared. Ayan. So, we would have 87.75.
ano pala yung unit nito? Yung unit para sa factors, this would be kn m squared. Ayan. Na pwede niyo tingnan yung mga formulas dito. Notice, ito na lang. Ito kasi yung pinaka-intuitive. We have P. Diba? The load, the unit for P is Newton, kilonewton, mga ganyan. And then we have L squared, which is nakameter. So, a unit of force times a unit of distance na naka-square. Ayan. Pero anyway, pwede mo namang hindi isulat na lang yung units kapag gagamit ka na ng calculator. But ito talaga yung unit natin. Ayan. Now, what is another way? Ituturo ko na lang yung integration para sa trapezoidal load mamaya, pwede na natin siyang gamitin. So, ano yung way na makuha natin yung WL cubed over 4 just by using this formula? And diba, ito man yung sinabi ko na pwede mong i-apply sa kahit anong type of loading. Ito yung gagawin natin. For a while, ha? Ayan. So, what if we have a simply supported span and then let's try to only include ito lang, yung 5 kilonewton per meter lang. Ayan. So, kunin na natin yung value nito. WL cubed divided by 4. We would have 5 times 3 cubed divided by 4. Ayan. So, this is 33.75 pala. Ah, lagay ko na lang dito. Ah. 33.75. Now, let's try to obtain the same value by using integration. Ito yung gagawin natin. We can treat the uniform load as a combination of parang maraming concentrated loads. Diba? Parang infinite over this length. Parang gagawin natin ganito. Yan. Multiple concentrated loads. Now, to add all of those, to add all of them and their influence sa three moment factors natin, then we can use integration. So we can just consider one force here or one height, isang height lang ng uniform load. Now, fortunately for uniform loadings, constant ang yung height niya. Yan, we have to define kasi the load P in terms of a certain distance. Now, usually yung ginagawa ko, yung left na origin, yung left end ng distributed load, ginagawa kong origin. So, this one, dito nagsasart yung load, dito siya nag-e-end. So, parang ito yung, dito mag-a-act yung x mo. Yan. But, again, this is a variable distance. So, what if, i-draw na lang natin na it will actually stop kung saan yung point na kinonsider ko. Yan. So, let's say dito. Katugmayan dyan. So, this value of x is variable and then dito siya essentially mag-e-end. Yan. So, mag-integrate lang tayo from this point patungo sa terminating point ng beam. Usually, yung starting point ng load yung kinoconsider ko and then my ending point is the ano lang yung terminating point ng load. Ayan. So we can define this as P kasi parang concentrated load lang yan, di ba? So using the formula 6A bar A over L equals PA over L times L squared minus A squared. Ayan. Now di ba alam natin W is equal to 5 kilonewton per meter. Ayan. And then, ano nga yung length natin? We have 3.
Diba? So, this is 3 meters in total. Ayan. Therefore, let's plug in the formulas. The variables. For P, we have this concentrated load, which is 5 always throughout the length. So, yung P pala natin magiging 5. Ayan. Then, what is A? Diba, A is the distance from the left patungo sa concentrated load. Which is, according to our labels, the same lang sa X. Diba? X is from the left patungo sa concentrated load. Therefore, this would be 5X. Yan. Then, divided by L, the span is 3 meters. Constant value lang yan. So, divided by 3. Then, L squared would be 3 squared. Then, minus A squared, yung gagamitin natin sa A is the variable distance. Kasi, diba, magbabago din yung A. For example, ito na yung concentrated load na kinoconsider mo. Diba, the value of A would be this one. Yan. Ito na yung value ng A. So, this is also variable. Therefore, gagawin natin siyang X. Katugmaman yan dito. So, magiging X squared. Yan. And then, we have to integrate this from 0 up to 3. Origin up to 3 meters. Yan. Now, try down natin. Integral from 0 to 3. And then 5x divided by 3 multiplied by 3 squared minus x squared. Ayan. Notice, we still have 33.75. So again, diba? Same lang. Ito, 33.75. Same lang yung nakuha natin by using this formula, pero kinumbay natin siya sa integration. Yan yung essence talaga ng integration. Di ba? Parang isplit mo into different parts and then i-add mo lahat. Parang ganyan. So, proceed na tayo. So, tapos na tayo sa span 1. Dito naman tayo sa span 2. So, para sa span 2, we have a trapezoidal load and then since sinali na natin yung moment load sa span 1 to 2, ibig sabihin sa span 2 to 3, wag mo nang isali yung moment load. Hindi na yan kailangan kasi nasali mo na siya sa previous span. So, yung ikakopy ko na lang, yung uniform load na lang natin. Ito. I mean yung trapezoidal load na lang. So, we have this one. Now, this is 10 kN per m. And then, ito naman, this is 2 kN per m. So, gagawin mo yung simply supported. And then, compute natin yung 6 A2 barred B2 divided by L2. Now, what is L2? L2 is 5 meters. Lagay natin. Ayan. And then, this would be equal to, notice, meron tayong triangular load and uniform load. Parang combination ng dalawa. So, let's try to apply the shortcut formula muna. The shortcut formulas na andito. And then, after which, let's try to apply integration para alam nyo rin kung paano yung approach dito. So, for the shortcut formulas, again, we have to split this into two shapes. Ayan. Nakasplit na yan. And then, we have this height would be 10 minus 2. Diba? So, this is 8 kN per m. This is only for the triangular load. Yan.
And then for the uniform load sa ilalim, yung height niya is 2 kN per meter. So ano yung formulas na pwede natin gamitin? Again ha, we want 682 bar B2 over L2. So dito tayo, alam na natin yung sa uniform load, na include ko na dito. But for the triangular load, the height is at the left side. So ito yung pwede natin gamitin. Ayan. So again ha, this is 6A bar A over L. Ito naman yung 6A bar B divided by L. So ito na yung kailangan natin. Since sa second span, we would have to consider moments about B. So this is now our span 2. From point 2 to 3. Ayan. So add mo lang yung dalawa. For the uniform load, automatic, ito lang, WL cube divided by 4. The same man yan sa dalawang sides. Ito. And then, plus natin yung 8 WL cube divided by 60. Yan. So, this would be 2 yung W natin para sa uniform load. Then 5 cubed divided by 4. Then plus 8 times 8 lang yung height ng triangle. So 8 times 8. Then our length is 5. Tapos naka-cube. Then divided by 60. Ayan. So 2 times 5 cubed. Then divided by 4. Plus 8 times 8 times 5 cubed divided by 60. So we would have yung fraction na lang 1175 over 6. Ayan. Or this is approximately, sulat na lang din natin yung decimal, 195.83. Ayan. So, proceed tayo. Let's try to use integration to obtain this value. So, paano yan? Ito yung gagawin natin. Draw natin ulit yung load natin. Ayan. Copy ko to. Ah, wait lang. Ayan. So again, this height is 10 kN per meter, while this is 2 kN per m. Now we can consider just one point. Let's say ito. Yan, itong height na to. Let me label this distance as y. Yan, yung height ng load at any particular point. So parang itong height ng y, yan yung magiging concentrated load natin. Diba? Yan. Parang concentrated load yan siya. And then it's actually varying since malaki yung height dito, tas lumiliit siya patungo sa point na to. So let's try to define y in terms of a certain distance x. Yan. So let's say ito. This is x. So paano natin ma-describe yung y in terms of x? Yan yung medyo mahirap dito. Pero meron kang option, usually ginagawa ko kapag meron akong trapezoidal load, since mahirap gumawa ng equation just by considering this as x, pwede mong i-treat yung x as this distance,
But yung iba kasi manlilito kapag ito yung origin. So yung ituturo ko na lang is paano mo gagawin yung equation if ito yung label ng x mo. Yan, how can we define y in terms of x? Ito yung gagawin natin. Notice that this height is 2. Always 2 yan, di ba? Parang dalawang shapes kasi ito, merong uniform load plus a triangular load. Yan. Therefore, y pala is 2 plus a certain value. Yan. And then this value can be obtained by considering this triangle. Yan. So, lagay ko na lang ah. Parang itong height na to, this is 2. While this height, yan, itong height na to, sabihin natin y1. Ito ha, yung height na yan. So kapag ito draw natin yung triangle, ito yung mafo-form natin. We have, let's say this is y1. Yan, itong distance na to, y1. Well, this is 10, di ba? And this is 0. Bakit 0? 0 yan kasi dito tayo nagsa-start. By the way, this is not 10 pala. This must be 8 lang. Yan. So, bakit 8? 8 lang kasi yung height ng triangle. We are only considering ratio and proportion for this triangle. Yan. And then, mamaya, ituturo ko yung another method para dito by using interpolation sa calculator mo. Now, mamaya na lang yan. Ito na lang muna, yung conventional na way. Now, the base is, ano nga yung length na to? This is 5, di ba? 5 meters yung total. Yan. Therefore, we would have 8 is to 5 for the whole triangle. Height is to the base equals y1 is to a certain distance na hindi natin alam. Now, di ba, ito yung triangle man. Yan. So, yung x natin kanina, hindi yan yung gagamitin natin. We actually have to use this distance. Yan. So, this is x from the left. Ano yung matitira? Diba, this remaining distance would be 5 minus x. Ito. 5 minus x pala yan. And so, we would have y1 is to 5 minus x. So, simplify mo lang to. Describe y1 in terms of x, we would have y1 equals 8 over 5. Then, multiply mo yung 5 minus x dito. So, times 5 minus x. Ayan. So, this would be our y1. I hope, agree lang. And then, you can further simplify this one. Ano yung mangyayari? Diba, 8 over 5 multiplied by 5, magiging 8. And then 8 over 5 times negative x magiging 8 over 5x. Ayan. I mean, hindi pala simplify, expand pala. But anyway, parang mas maganda yata pag ito na lang yung itatype natin since lesser yung keystrokes. But depende na yan sa preference mo. Sige, so this would be y1. And so the total height of this concentrated load y, diba, this would be y1 plus 2. Therefore, the concentrated load p sa formula na gagamitin natin would be equal to y1 plus 2, which is
8 minus 8 over 5x, or sorry, ito na lang talaga, and then plus 2. Yan. So ano yung implication niya? Let's say lang, yung dinidefine nito is the height considering the value of x. Bale, as x moves, diba, this will be affected. Liliit kasi from 10, dito sa last point, magiging 2 na yung height. So, try daw natin. Let's try to input a value of 0. Dapat, lalabas is 10. So, 8 over 5 times 5 minus x plus 2, calc 0, diba, 10. And then, dapat, sa last point, 2 na lang yung height. So, if I will input x equals 5, yan, diba, magiging 2 siya. So, yan yung height at this particular point. Bale, at x equals 5. Sa pinakadulo na. Yan, so now that we have defined the height in terms of the distance x, then we can now use integration. So, gagawin natin, diba, yung kailangan natin sa formula na to was 6a barred b over l. Yan. So, ano yung formula na gagamitin natin? Diba, ito. Pb over l times l squared minus b squared. Copy ko lang to ulit, ha. Ayan. So, again, we are trying to compute this one, ha. 6a2 barred b2 over l2. So, we have to use this formula. So, let's try to look at our figure. We still need to integrate then from 0 to 5. Yan. Span ng loading mo. So, our p is this one. Copy ko na lang to. Yan yung height ng concentrated load at any particular point with x as your independent variable. Now, we have to multiply this by b. What is b? B is the distance from the right patungo sa concentrated load. So, ito yung concentrated load natin. Yan. Now, the question is, ano yung distance from the right? From the right, the distance would be this one. Ito yung right end going to this point. This is 5 minus x. Agree lang ba? Kasi diba, 5 yung buong distance and then we are trying to subtract x. Ito kasi yung origin ng x natin. So, our b is 5 minus x. Kung a yung hinahanap, then it would just be x. Yan, pero b yung kailangan natin. So, from the right patungo sa concentrated load, 5 minus x na. I hope, agree lang. Therefore, this would be 5 minus x. Ayan. Tapos, we need to square this one. Ah, wait lang. Hindi pa pala dito. Sorry. Ito lang pala. 5 minus x lang. Pb over l. For a while, ah. Ayan. So, pb over l and then divided by l. So, our l is 5. Then, times l squared minus b squared, this would be 5 squared minus b natin, still 5 minus x pa rin. So, 5 minus x, tapos naka-square dapat. And then, we have dx. Ah, sorry, hindi ko pala nalagay kanina. Parang strip kasi yung kinoconsider natin, so kailangan merong dx. We are integrating with respect to x. Ayan. So, integral from 0 to 5. And then, 8 divided by 5. Then, times 5 minus x. Plus 2. Multiplied by 5 minus x. Then, divided by 5.
multiply by 5 squared minus 5 minus x, then naka-square dapat. Yan. So press equals. Notice we still have the same value, 195.83, or in fraction form, 1175/6. Ayan. So the same lang dito. Yan, 1175 divided by 6. Ito. So kahit anong type of loading, kayang-kaya talaga ng integration. So it's best talaga, lalo na kapag yung load mo is not acting over the whole span. Dito, mas madaling tingnan yung paggamit ng general formulas kasi yung loads nag-a-act kasi over the whole span. Pero what if ganito na yung loading mo? What if you have a span and then you only have a triangular load, let's say dito lang. Yan, sa gitna lang. Ayan. Let's say you have this loading. Yan. Ito yung span mo. Isa sa span mo sa 3 moment. Notice na wala ka ng general formula na ma-apply dito. But still, by using integration and these formulas, itong dalawa, kayang-kaya yan. Pero, pag magaling ka naman sa memorization, then, pwede mo itong sauluhin yung mga common lang talaga. Like, distributed load, triangular load, moment load, kailangan talaga yan. And then, ito na lang. Concentrated load anywhere on the span. Sige, so, na-prove naman natin to. So, ito na yung gagamitin natin na value para sa calculations natin. Sige, so meron tayong 33.75 87 pala. Ito yung total kanina. Yan. Para sa 6A1 barred A1 and then ito naman sa 6A2 barred B2. Sige, so input na lang natin yung values dito. So this would be 0. Yan, according to this one, and then M3 is also 0. So yung matitira na lang is this expression and then these two. So we would have 2M2 L1 plus L2, 3 plus 5. Ayan. And then plus 6A1 barred A1 over L1, we have this value. Copy ko na lang. And then for 6A2 barred B2, we have this one. Plus pa rin. Kasi positive yung value. Yan. And then, equate to 0. Kasi again, H1 and H3, 0 yan silang dalawa. So, 6EI multiplied by 0, magsi-0 lang din. So, we can now compute M2. So, we would have 2M2, then multiplied by 3 plus 5, then plus 87.75, plus 1175, divided by 6. Equate to 0. Masasolve na natin yan. So, our M2 pala is negative 17.7239 or 724 na lang kapag 3 decimal places. So, M2 equals minus 17.724 na lang. Ayan. This is kilonewton meter. So, ito yung gagamitin natin para makuha natin yung reactions sa roller support saka mga hinge support. Now, ito pala yung dapat mong tandaan.
itong M2 na nakuha natin, this is considering for a while, this is considering the moment load kapag from the left ka. Kasi diba, sa first span, sinali kasi natin yung moment load na 9 kN meter. So, kailangan din na isalin natin to sa equilibrium equation natin. Ito kasi yung mangyayari dyan. Ano yung value ng M2? Copy ko. Ito yung value ng M2. Ayan. Yan yung moment sa point na to. Point B. So kapag to form an equation, diba, we have AY. Meron tayong AY. We also have BY. We also have CY. Yung CX natin magiging 0 lang. Since wala namang horizontal loads. Ayan. So, to get AY, we can take moments about B. Para hindi na natin masali yung BY. And then, let's try to consider from the left. Parang ito. Mag-moment tayo sa point 2 considering the left. Para AY na lang yung matitira. So, M2 would be equal to AY. Yan. Multiplied by a distance of 3 meters. Yan. Moment arm niya patungo sa point 2. So, AY multiplied by 3. Clockwise yung ikot. And then, we have 5 kN per m. Meron siyang resultant, diba? Let's say ito. This is 5 multiplied by 3. And then, the moment arm of the resultant load going to point B. This is half ng 3. 1.5 meters na lang. Ayan. Now, counterclockwise yung ikot na makukos niya. So, 5 multiplied by 3, then times 1.5 para sa uniform load. And then, again, since sinali ko yun sa first span, 1 to 2, sinali ko yung moment load, then I have to include this one sa equation ko. So, meron tayong counterclockwise, 9 kN meter. Therefore, I also have to subtract here. Minus 9. Yan. Now, kapag yung ginawa mo is yung moment load, hindi mo sinali sa first span, sa second span lang, dito. Let's say ba, tinanggal mo to. Yan, tinanggal mo yan, and then dito mo nilagay. Yan. 9 kNm. Pag dito mo nilagay yung load, then wag mo nang isali yung 9 dito. Yan. Yan yung dapat mong tandaan. Anyway, remove ko lang yan and then ibalik na lang natin talaga sa kung ano yung initial assumption natin. Ayan. Oh, wait lang. So, the value of M2 is -17.724. So, we can now solve AY. So, copy lang natin, -17.724 and then equals AY multiplied by 3, then -5 multiplied by 3 times 1.5. Again na, this is 1.5. Ayan. And then, minus 9. So, solving AY, we have 4.592. So, lagay natin. AY equals 4.592 kilonewtons. Ayan. Now, ano yung ibig mong sabihin, sir, na ililipat yung moment load? Let's say, ha,
hindi ko sinali yung 9 kilonewton meter dito, let's say tinanggal ko siya, and then sinali ko siya sa second span, kasi di ba meron naman talagang dalawang cases, parang ambiguous case kasi to. Pwede yung moment load in-apply sa span 1 to 2, pwede rin sa span 2 to 3. Pero kailangan isang beses lang siyang ma-apply sa isang span. So what if nilagay ko siya dito? 9 km. Diba, what would happen is sa 6A1 barred A1, mangyayari, mawawala na to. Itong expression na to. Kasi tinanggal natin yung moment load sa span 1. Therefore, the resulting value is only this one, yung WL cubed over 4 na lang, which is 33.75. Ayan. Ito na lang yung value niya. And then for 6A2 barred B2 naman, aside from these values, aside from 1175 over 6, dyan na natin idadagdag yung para sa moment na. So parang ito yung mangyayari. For 6A2 barred B2 over L2, yan. We would have 1175 over 6 plus something. Now, ano yung something na yan? Yung moment load, kailangan, ito, this one, i-apply na natin siya dito. Yan, ito yung para sa second case natin, ah. I-draw ko na lang talaga ulit para hindi kayo malito. This one. So, aside from these loads, yan, meron na tayong kasamang moment load na 9 kilonewton meter. Ayan. So, 1175 over 6, then plus, we are interested in 6A barred B2. So, this formula, itong nasa right side. So, ano yan, diba? May idadagdag tayo na parang plus M over L times 3B squared minus L squared. Ayan. So, ano yung magiging M natin? M is still 9. Pero, counterclockwise movement, clockwise yung nasa general formula natin. Therefore, this would be negative 9. And then, divided by L, L would be still 5. This one. Then, 3 times B squared. Ano yung B? B is the distance from the right patungo sa concentrated moment. So, from the right patungo dito, it would be a distance of 5. Ayan. So, 3 times 5 squared minus, ano yung L? L is 5. Ayan. So, compute doon natin to. 1175 then plus negative 9 divided by 5 times 3 times 5 squared minus 5 squared. We have 1085. Ayan. So, ito yung bagong value natin. So, what if itong bagong values gagamitin natin sa initial formula. Let's say lang ba, kung the same lang ba, 4.5 na ito yung makukuha natin. Ah, ito pala. Yan. Diba, ito yung ending equation natin sa 3 moment equation. But yung magbabago lang would be the factors na lang. So, delete ko to saka ito. So, for my 6A1 barred A1, I will use 33.75, and then ito naman magiging 1085 na. So solve daw natin yung M2. Kailangan yung nakuha natin kanina na M2
it must have a difference equal to the concentrated moment. Papakita ko na lang. Wait lang. Teka lang, merong typo kanina. Kailangan ito yung resulting value. 635 divided by 6. Ayan. So, the final equation kanina that we used for the three-moment equation was this one. So, yung magbabago lang dito would be the factors. So, gagamitin na natin is 33.75. Then, sa 6E2 barred B2 naman, 635 divided by 6. So, solving M2, we have 2x times 8, total niya, plus 33.75 plus 635 over 6 equal dapat to 0. Ayan. So notice, we have negative 8.72395. Or gawin na lang natin 8.724 na lang din. Kilonewton meter. Now, notice na kapag itong value na to, maminusan ko ng 9 kasi counterclockwise na 9 yung applied moment natin. Notice, it will be equal to what we obtained earlier. Tingnan nyo. Negative 17.724. So, itong value na to, you can use this one, and then, since nasa span 2 to 3 siya na-apply, diba, nilipat natin yung moment to dito. Therefore, this moment, when using this one, wag mo nang isali yung moment dito. Yung 9 kilonewton meter, wag mo nang isali. For example, bale, ito yung pangalawang option mo. Pwede mong gamitin to. Lagay ko na lang yung comparison. Ayan. Bale, pwede mong gamitin yan. And then, mangyayari would be still this one. M2 is equal to, copy ko na lang to, yan. But hindi ko na ikakopy yung minus 9 since hindi na yan kasali. Nilagay ko na kasi siya sa span 2 to 3. Kung from the left ako, hindi na yan siya masasali. So I would have, this is negative 8.724. Ayan. So, negative 8.724 then equals AY multiplied by 3 then minus 5 times 3 times 1.5. So, solving AY, the same lang. 4.592 pa rin yung makukuha mo. Pero sa solution na to, hindi mo na sinali yung moment load na 9 kilonewton meter. Now, depende na yan sa preference mo. Pero yung mas gusto ko na mas gusto kong gawin, sinasali ko na lang yung moment load sa left na lang. Left span. Bale, kung meron kang span 1 to 2 saka span 2 to 3, sa span 1 to 2 mo siya i-apply. Mas magiging madali yung equation lalo na kapag marami ka ng spans. So yan lang yung tip ko talaga. So ito na lang yung approach na gagawin mo. Yan, yung moment load kailangan nasa first span, and then isali mo na lang kapag magmo-moment ka na sa point 2 or any point na merong concentrated moment. Sige, so na-confirm naman natin na the same lang yung AY using this equation. Tatanggalin ko na lang yan para hindi siya sagabal sa final solution natin. Yan, alternative lang yung pinakita ko dito. So, ito na lang yung gamitin mo. Yan. Sige, so nakuha na natin yung 4.592. Paano naman natin isosolve yung CY? Diba, kailangan din natin yan, yung CY. Now, to solve CY, we would have to consider still, alam natin yung moment at point 2, pero kapag magsasum up kasi tayo ng forces,
wala pa tayong masosolve. Hindi pa natin masosolve yung AY, I mean, yung BY. Pero pwede na you can take moments about BY and then meron ka ng AY, pero magiging mahaba yung solution mo since you would consider the whole beam talaga. Diba? So, your other option is to consider na lang still use M2 but take moments from the right. Yan yung gagawin natin. Now, medyo pangit na yung space natin. Wala na tayong space. Copy ko na lang to. Ayan. Dito na lang tayo. Continue. So let's say gusto kong kunin yung CY. I can take moments about 0.2 pa rin. Yan. And then yung i-consider ko would be the right side. Yan, bale pa ganyan. Now, ito yung dapat mong tandaan. If you are already using the right side, then medyo magbabago yung conventions mo. Yung conventions mo, yung counterclockwise movements magiging positive na yan. Yung clockwise movements magiging negative na. The same lang sa area moment natin. Therefore, our movement from the right would be, first, we have CY multiplied by 5. Bakit positive? Positive kasi yung CY magkukos ng counterclockwise rotation about point B. So, ito lang yung dapat mong tandaan. Ha? And then, we have this trapezoidal load. Yan. Diba, this has a resultant. Yung uniform load, split natin siya into two shapes. So, this will have a resultant of 2 multiplied by 5 meters. Yan. And then, moment arm niya would be half of 5. So, this is 2.5 meters. And then, for the triangular load naman, ito, it will have a resultant of 1 half times base na 5 multiplied by the height of the triangle alone. The height of the triangle is 8, diba? 10 minus 2. So, this is the resultant of the triangular load. And then, the moment arm would be 1/3 of the base. Kasi patungo tayo sa matabang side ng triangle. So, this would be 1/3 of 5 meters. Ayan. So, we have CY times 5. And then, plus 2 times 5. Multiply ko yan by 2.5 para sa uniform load. Then, minus na pala to. Bakit minus? Yung makukos na rotation ng dalawang loads would be clockwise, about 0.2. Pero since from the right tayo nag-movement, then magiging minus na to. Minus na lahat ng clockwise and then positive na yung counterclockwise. Reiterate ko lang yan kasi dyan usually nagkakamali yung mga students. Minsan nga, nakakaligtaan ko din. So, again, minus 1 half times 5 times 8 para dito. Then, multiplied by 1/3 of 5. Ayan. So, equate mo yan sa moment 2, which is negative 17.724. Ayan. So, we would have CY and then times 5 tapos minus 2 times 5 multiplied by 2.5 then minus 1 half times 5 times 8 times 5 over 3 para dito. Then, equate this to
-17.724. Ayan. So solving CY, we have 8.1219 approximately. 121867. Ayan. So CY equals 8.1219. Ito na lang. Kilonewtons. Now, baka magtanong kayo, sir, bakit hindi natin sinali yung 9 sa equation natin? Hindi natin sinali yung 9 kasi, again, yung moment load natin, nilagay natin sa first span. Diba? Tanggalin ko ito ulit, ah. Ito kasi yung naging solution natin sa value ng M2. Nilagay natin yung moment load sa span 1 to 2. Which is parang nasa left span yan. Tapos yung span 2 to 3 naman parang right span. Now, kapag sa right ka kasi magmo-moment, parang nasa right span ka. Therefore, you don't have to include yung 9 kilonewton meter na kasi parang nasa left span yan. So, kapag kinonsider natin yung to the right, wag mo nang isali yung 9 kilonewton meter. So, ito na yung magiging sagot natin. Be careful lang talaga dito. But, don't worry since usually sa mga quizzes nyo, mga exams, or sa mga examples din sa libro, walang masyadong moment loads na i-apply talaga at the location of the support. So, kaya ginawan ko ng lecture since wala siya sa textbooks para alam nyo din yung mga approach. Yung kailangan nyo lang talaga malaman dito would be the application of integral calculus and then also paano i-approach kapag merong moment load sa support talaga. Yan lang yung mga medyo bago dito. Sige, so meron na tayong CY, meron na din tayong AY. So this is, lagay ko na lang dito, 4.592, and then CY is equal to 8.1219 kilonewtons din. So, paano natin masosolve yung BY? Sa BY naman, we can sum up forces along Y na lang para madali. So, summation of forces along Y, we would have AY, which is 4.592, plus BY, plus CY, which is 8.1219. Then, we have to subtract all downward loads. So, all downward loads would be the resultant of the distributed load, 5 multiplied by 3. Ayan. And then minus the resultant of the triangular load and the distributed load. Now, you also have the option to use the area of the trapezoid na lang para automatic. So, yan na lang yung gagamitin ko. Again, pwede nyong gamitin to. Resultant ng triangle, then minus resultant ng distributed load, pero pwede rin na yung trapezoid na lang. So, a plus b over 2 multiplied by the length. So, the height of the height at this point is 10, then plus 2 height at this point divided by the length, divided by 2 multiplied by the length na 5. Again, always to yung a plus b sa area ng trapezoid, yan yung parallel sides. So, parallel yung 10 saka 2. So, sila yung nandito. Ayan. So, equate to 0 na lang. Automatic. Huwag mo nang isali yung 9 kilonewton meter since this is a moment load. Hindi yan concentrated load. So, 4.592 plus BY then plus 8.1219 minus 5 times 3 then minus 10 plus 2 divided by 2 multiplied by 5. Set to 0, makukuha na natin. So, BY is 32.286.
And then this is in kilonewtons. Ayan. So, tapos na tayo. Nakuha na natin lahat ng reactions. So, ito na yung final answers natin. So, last natin gagawin is to check this using our application. Para sure talaga. So, yung length natin is 8 total. Ayan. And then, merong support 3 meters from the left. Ayan. Then, meron tayong distributed load na 5 kilonewton per meter. 3 meters yan. Ayan. And then, we have a trapezoidal load right here. Ayan. This is from 10 to 2. And then, meron din tayong moment load applied at the roller support, and then this is 9 clockwise yung default, so click mo lang to para maging counterclockwise siya. So counterclockwise na yan. Oh, ito na yung reactions natin. So 4.592, 32.286, and 8.12. Oh, the same lang, 4.592, 32 saka 8. Yan. Meron lang discrepancy sa values since nag-round off kasi tayo sa M2. So makikita niyo naman na same lang yung reactions. So yan talaga yung approach. Ito lang yung medyo nakakalito talaga. Kapag meron kang moment load over the support, ano yung gagamitin mong M saka ano rin yung gagamitin mong factors. So now alam niyo na. So kapag if you will encounter this problem ulit, madali na lang.